Showbiz Fanatex, Christy Permin, nasagap na ang Tape Incorporated ay wala na pong makuwang sponsor at nagpaplano ng magpaalam sa end of July ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe for more showbiz updates. And now let's talk about, and thank you so much for all your support and for always keep watching and trusting this channel. At pag-usapan natin ito, no, dahil lumabas na po ang ilan sa mga datos. Noong July 1 po, lumabas yung mga datos na kung saan ay kung magkano po yung kinita ng bawat noontime program. Unahin natin ang EAT na meron pong number of ads of 112 number of ads at ang payment per ads is 450,000 and total worth is 50,400,000. Yung Eat Bulaga naman ng GMA Kapuso is may 42 number of ads and payment per ads is 900,000 and total worth is 37,800,000. Sa Showtime naman na merong 122 number of ads and then payment per ads is 650 and 79,300,000 naman po ang kanilang kinita for one day. So nangangahulugan na mas mataas ang Showtime pagdating po dun sa number of ads. Pero sa ngayon, ito pong kalaunan na umi-airy na po ngayon ang Eat Bulaga. For how many weeks? Mag-iisang buwan na po sila this coming August 1 kung saan sila po ay nag-start, no, dito po sa ng July at magse-celebrate po sila ng yung unang or first month po nila dito sa TV5. At dahil po dito sa kawalan po ng sponsors na mahanap, ano, dahil ikot na po talaga ang puwet ng Tape Incorporated dahil wala na pong sponsor. Tapos may balita pang liligwakin na Eat Bulaga sa katapusan, no, hanggang sa katapusan na nga lang ba ng July ang Eat Bulaga ng Tape Incorporated. Ito ang nasagap ng latest na Christy Permin tungkol sa noontime show na pinasikat ni na Tito Big Soto at Joey De Leon. Hanggang sa katapusan na nga lang ba ang July ng Eat Bulaga ng Tape Incorporated? So, ayon po kay Christy Permin na isang showbiz columnist mula sa kanyang source dahil umano ito sa kawalan ng sponsors ng noontime show. Saad pa ni Christy Permin, walang sinabi kung anong year ito, planong gawin ng tape, pero alam niyang itatanggi ito ng mga halusos dahil sa Pride, which is very true dahil naglabas po sila. Naglabas po ang kanilang legal counsel, yung kanilang attorneys na si Ms. Maggie Abraham Garduce, na hindi raw po di umano totoo yung mga nag-spread ng news na hanggang katapusan na lang sila. Sa katunayan ay sinabi pa nila na sila po ay magse-celebrate ng ika-44 na taon na anibersaryo ng Eat Bulaga. Ito po yung isa na pwedeng-pwedeng i-deny ng pamunuan ng Tape Incorporated, ang inalisan po na producer at programa ng Tito Vic and Joey at ng Dabber Cuts. Alam ko po na hindi sila magbibigay ng favorable lang salita or favorable na words tungkol dito, sabi niya sa Christy per minute. Dahil kung Pride po ang paikutin at paiiralin, mayaman ang mga lusos. Kayang-kayang sumugal, kayang-kayang magpakawala ng ilan pang milyones, wag lang maisanla ang kanilang kahihiyan sa publiko, which is very true. Pero gaano po katotoo na hanggang katapusan na lang ng Hulyo ang inyong programang ito? Ang hindi lehitimong Eat Bulaga, sabi pa niya. So, ganun po kadiin, ano, kaya nga po naglabas din po ng kanila pong statement ito pong Tape Incorporated na iahabla nila di umano ang sino man po ang nag-spread ng news na sila po ay mag-end. So, dahil po sa mga rumors na ito na kumalat po sa social media, maging po nakarating po ito sa mga sponsors na naging malaking factor para po talagang umatras yung ibang mga sponsors po ng fake bulaga dito po sa GMA Kapuso. Kasi totoo naman po at confirm na talagang kung mapapanood nyo po talaga ang Eat Bulaga ngayon, almost kukuunti na lang po yung lumalabas or nagbayad para po dun sa kanilang sponsorship. Kung matatandaan po ninyo, per ad po is 900,000 ang singil ng Tape Incorporated. Samantalang sa TV5, 450,000 lang po kada ads. Tapos sa Showtime naman, is nasa 650.
So kung kayo po yung business owner ng mga or advertiser, saan po kayo tataya? Di, syempre doon kayo sa hindi talo. Mababa na po yung placement ads po doon sa or placement fee sa 8 Bulaga at 8 Showtime. Eh talagang ang dami pa pong tumatangkilik. Hindi katulad po dito sa ano sa Fake Bulaga, eh habang tumatagal po, kung dati eh nakaka 1,000 viewers pa sila dito po sa social media gamit ang account ni Yorme, ngayon almost 200, 300 na lang ang itinatag ang nanonood live, baka mga kamag-anak pa ni Yorme yung mga nanonood. So ito po ay isa sa mga manifestasyon lang talaga na talagang even ang taong bayan eh nagde-decide na kung sino ba talaga yung susuportahan nila, even ang mga netizen, ang mga legit double cards, eh nag-decide na kung sino ba talaga, kasi tayo alam natin kung ano yung totoo. At ayaw na mga Pinoy na meron pong naaapi na mga kababayan natin. At ang tingin natin doon, eh talagang, kumbaga habang pinapatagal at habang umiiral yung pride, yung katigasan ng puso ng Tape Incorporated, eh mas lalo po silang lumulubog sa kumunoy. Yun po yung pinapoint out ng ilan sa mga showbiz columnists eh, na lalo po silang nagmamatigas, mas lalo po talagang parang lalong nagiging mailap ang grasya sa kanila. Kaya nga ang payo ng ilan, mas better magpalit na lang po sila ng pangalan kung gusto talaga nilang ipagpatuloy yung kanila pong showbiz or yung kanila pong programa, palitan nila ng bagong pangalan tapos magpatuloy sila as noontime hanggat meron pa pong nagtitiwala sa kanila na mga mangilan-ngilan mga sponsors. Kasi kahit pa paano may mga sponsors pa rin naman na nagtiwala. Pero hindi kasing dami nung original Eat Bulaga nung sila pa po yung nandyan. Ano? So masakit man na kailangan pagdaanan po ito ng mga artistang wala namang malay. Diba? Gusto lang magtrabaho doon po sa Eat Bulaga. Maging nga ang mga GMA Sparkle artists, pinagdadamot na rin ng GMA dito po sa nasabing show. Kasi nga kulang na lang ipagtulakan sila ng GMA na itigil na nila kung ano man yung pinaglalaban nila. Ibigay na lang nila dun sa nararapat na tao at karapat dapat magbayari ng trademark na Eat Bulaga. Pero sabi nga ni Miss Christy Permin na kung pinapairal kasi dito ng Halosos family is yung kanilang pride, yung kanilang kahihiyan na possible naman po talaga. Kasi sa tinagal-tagal talagang may kita natin sad-sad na po at almost nauubos na ang kanilang mga sponsors. So, paano pa kaya tatagal ang isang noontime show nang walang sponsor? So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. God bless everyone.